Abot langit ang pagtataka ng magtiyahing Jovelyn at Carl habang nag-igib kasi ang dalawa sa kanilang bayan sa Quezon Bukidnon. Ito ang kanilang nakita. Ang langit tila raw kahati. Ang isang parte nito kulay asul habang ang kabila naman nag-aagaw na puti at pink ang kulay. Ang ganda talaga tingnan ng langit. Namangha po kami but at the same time parang may kakaibang meaning. Parang sinadya siya na hatiin sa dalawa yung langit. Papalubog na po yung araw. At ito na yung opinion ng dalawa kung paano nangyari ito. Sa tingin po namin parang may pinapahiwatig yung langit. Siguro sa paglubog ng araw, di ko rin alam. Nabutang na ko sa kungunahona nga. Mauna nang giingon sa Ginoo nga na sa Biblia nga. Maabot na ang panahon mga kahibulungan makita na ninyo. Pero bakit nga ba tila nahati ang langit sa Bukidnon? Bakit naman nahati ang langit sa Bukidnon? Ito ay isang optical meteorological phenomenon na kung tawagin ay crepuscular at anti-crepuscular rays. Ang crepuscular rays ay nagaganap pag ang araw ay nasa ilalim o ibabaw ng isang layer of clouds tuwing takip silim. Ang crepuscular ay galing sa Latin word na crepusculum na ibig sabihin ay twilight o takip silim. Para mangyari ang crepuscular rays, kailangan ng dalawang kondisyon. Dapat ay lumulubog ang araw at dapat merong ulap sa harap ng araw. So ang nangyayari, nag-penetrate dun sa ulap yung sun rays. So pag dumamasa dun sa mga cloud droplets, parang nag-i-scatter. Nag-i-create siya ng beam hanggang kabilang dulo ng horizon yon. Sa video na kuha ni Jovelyn, ang rays na ito na nasa bahagi kung saan lumulubog ang araw ay ang crepuscular rays. Katabi nito, makikita ang nakas na anino. Ito naman ang anti-crepuscular rays. Ang anti-crepuscular rays naman ay kabaligtaran nito. Lumilitaw ito opposite ng araw sa kalangitan. Yung hati ng kulay ay depende po yun sa posisyon ng nakamasid. Doon sa video, parang nakahati yung ulap. Nakatch niya yung illusion. Hindi ba nito rare phenomenon kung ituring? Masaya magtiyahin na hindi lang nila nasaksihan nito. Nakapag-pictorial pa sila. Nasa isip ko rin po, hala, baka swerte tayo nito, ate. Feeling po namin blessed kami, kaya nag-picture kami para makuhanan namin ng souvenir yung time na yon. May isa namang liwanag sa kalangitan tuwing sunset din na gustong-gusto rin malitratuhan ng mga photographer. Pero ang naturang liwanag, napakailap daw,